Hi, si DIY Fred na po. Kamusta mo tanan? Today, may puntahan tayo na friend, also a hardcore DIY guy. So, he has a monster tank in his living room. And matagal na itong tank niya running for how many years? Tapos, a few years back, may binigay ako na red pack o dalawa. I think around 16 inches. At that time, kasi sobrang laki, binigay ko sa kanya kasi mas malaki yung tank niya. And that also was given to me by a friend na maliit din ang tank niya. Tapos lumaki sa akin, tapos binigay ko na rin sa itong friend ko, no? Si Lawrence, no? Lawrence Bation or Bation. So let's visit his home and we will see what we can learn from his setup. And stay tuned. Okay, nandito na tayo sa house ng friend ko, no? Hey, Idol Lau! Hi, hello! Magandang hapon. Sir, thank you for welcoming us, no? In your home, and especially with your monster tank. So, sir, would you like to tell everybody when did it started, what fishes are in that tank, and what's the design of the filter? So, okay, shoot. Actually, na-build ito mga taon na 2010. Okay. So, takes a lot of preparation. Parang pinag-isipan ko to 2004 pa. Then, taon yun, nabuo na siya mga 2010. So, 2010. Merong mga... More or less 10 years. 6 years na... Six. Tawag yan... Also, consolidation sa mga hobbyist, mga masters sa taga-Maynila. Ah, I see. Contribution na dati sa PALS. Ah, so, okay. Sa PALS, ha? Oh, PALS, ha? Starring kayo, ha? So, dami akong natutunan doon. Ito inspired yung isang sikat din na hobbyist sa PALS, si Jesto. Okay. Jesto, yeah. Yeah. Meron siyang monster tank, pero ito, is actually mas maliit sa kanya kasi yung sa kanya is U ang shape. So may paikot then may TV. So, nice, ito is nice. Parang ano lang kinopya lang pero the filtration is sarili kong what do you call this? Design. Kong design. Kasi sa akin may vortex, sa kanila is parang trickle filter system. Okay. Sa akin naman is vortex. Okay. So, para yun, usually, sir, yung mga vortex ginagamit sa mga... Tingnan natin yan mamaya, sir, no? Meron akong demo. Good. Okay. Then, mga... Ito is, as a fish keeping hobby, dapat talaga na ang filter, 25% sa volume ng water. Mas effective yun according sa mga ano na rin na tawag nito, experience ng mga expert na hobbyist, 25%. So, 25% si filter compared sa volume ng tank mismo. Okay. Dahil ito, 5 meters, itong 1 meter, dito hanggang doon is 1 meter. There's a filter nandito? Okay. Hanggang dito. So, 1 meter by 1 meter. So, yung tank, sir, is 1 meter, how many meters? 5 meters? 5 meters. So, dito... So, hanggang dito, hanggang doon yung water. Wow. Typically, mga 5 meters. Ang liit, ano? So, minus the thickness ng wall. Okay. Ang width naman, sir? 1 meter. So, 1 meter. Okay. So, it's 5 meters by 1 meter. Yung depth niya hanggang dito. Hanggang dito. So, pero it's yung around... maximum niya is hanggang dito. Okay. So, mayroong butas dito na dito pinabakay. Para sa feeding? Sa feeding. Galing. So, pwede hanggang dito yung tubig. So, okay. So, madalas ngayon ang lindol, so kaya hanggang dito lang. So, binawasan ng water. Kasi okay. Pag nag-overflow yan. Yeah. Protested na rin, no? Okay, tested very nice. Na, wala pa so, siya. Yung floor hanggang sa flooring talaga? Ang floor nito is, ano pa, mas malalim pa siya ng... mas malalim pa kaysa sa living room. Deeper, so, good. Very nice. Very big, guys. Okay, sir. Ano naman ang mga isda na nandito, sir? Itong monster piece na ito is most likely donated by you. Actually, guys, ito siya. Maliit kasi tank ko. Tapos ito umabot ng mga, I think, 12 to 15 inches before. So now it's more than 24 inches, no? Parang nangyari na pina-adapt ko na sa kanya kasi wala akong tank na malaki. Tsaka itong arawana din, binigay din sa akin. So, din.
Ah, okay. Adapted din arowana. So may silver arowana na adapted din. Sus. Then yung mga tin foil, kung napapansin niyo yung mga tin foil, parang gold yung color. Pero if you kumating, para siyang gold color. Pero you grow it inside sa bahay lang na walang natural sunlight. Hindi ganito ang kulay ng labas. So lighting nito is also natural sunlight. Open yan. Okay, mamaya. Makita natin, guys. Sa napansin ko, pag ilaw lang na fluorescent doon sa isda, hindi lalabas yung brilliant na color. Okay. Kasi hindi full spectrum yung ilalagay mo. Pwede ka maglagay ng light provided na yung ilaw is full spectrum. Lahat ng... So, nothing beats sunlight, ha? Nothing beats parang sunlight. Natural sunlight siya. Ito pa, natural sunlight. Parang nagtatayang siya. Kaya nga, ganda nga ng tinfoil. Hmm. Very nice. Then ito din, itong Indonesian tiger, pag hindi siya stable, hindi mo makikita yung black bar niya. Okay. So, yun siya. So, kasi tumitingin siya ngayon, ibig sabihin yan, gutom yan siya. Okay. Ito, tilapia. Pakain lang sana ito sa arowana, pero hindi na nagkasya sa bibig. Yeah, lumaki din. Pero maganda rin, no? Very nice. Wala ito sa Amerika? I don't know. Sige. Ito rin, parang freak din na tilapia. Ah, okay. Abnormal siya actually, dalawang tail. Ah, okay. Double tail. Double tail. Pero you keep it pa rin sa, no? So, that's sige nice, na. No? Kasi pareho na yung living things. Ah, correct. Ito blessings si, yan. Ito yung flag tail. Oh, yung flag tail. Yung, oh, ito tumago. Tago. Yeah, pabalik yan. Yung flag tail, actually, kung mapapansin mo ang flag tail, mas masinop siya maglinis kaysa janitor fish. Huh? Sa glass, sa wall. Kasi ang janitor fish, bihira mo siya makikita. Pero yung naglilinis talaga ng wall is yung flag tail. Ito, flag tail. Kasi yung ginagawa niya, yung... sa Bisaya pa, bagag lips. Makapal. So, kapal na lampi. Baga niyan yan siya sa glass. So, algae, mga algae ano sa glass? Algae siya. Pero kumakain din siya ng pellets. At saka okay. Yung mga tira-tirang foods. Ang janitor kasi, ang balita, ang alam ko sa janitor, yung maliit pa, janitor yan. Pagkalaki, sir. Manager. Manager. Correct. Okay. Yan, tingnan mo yung ano. Yung, ayun. Ganyan yung ginagawa. Oh, guys, the flag tail, oh. Oh, we learned something, ha? Ako, hindi ko alam na flag tail, ganun pala. Yan yung siya maglinis. Mas masinop yan kaysa... Mas maraming flag tail, mas maganda siguro, ano? The better. Kaya lang, mahirap ang supply dito. Kailangan pa i-request. Nasa, okay. Ano yun? 750 pala? Maliit. Dapat mo buy na commercial siya. Ganun. Huwag natin i-mention yan. Pitch mark. Okay. So, more or less, the monster tank is nasa mga 10 years old na. 10 years old. Yeah, 10 years old. Without... So far, no problem. Or I think before may problem, a few leaking, no? Pero na-correct. Ang experience ko, guys, pag nag-mount kayo ng glass sa concrete, hindi maganda ang silicone. Ah, okay. So, yung mga silicone ko sa loob, pinalitan ko ng nansag epoxy, marine epoxy. Aso nansag? Nansag pa rin yun. Nansag, marine epoxy. Okay, mas maganda better. Yun, mas better. Pero ngayon, meron na ding mga bago yung water plug na para okay. Siyang chewing gum na pwede mo idikit. Yung pero gamit, mas mahal. Gamit yan sa mga roofing ba? Or sa mga roofing. Pero ano guys, mas makamura ka sa yung galon-galon na kuan. Mas, tsaka yung dikit niya sa salamin between concrete and glass mas better. Kasi ang mga silicone ko natutuklap na doon sa ano after pila ka years ilang years ah? 3 years lang. 3 years. Ang silicone. Okay. Kasi ang something yung new, blue, yung blue kasi is fiberglass. The paint, sir. The paint. Okay. Hindi siya actually paint. Ano yan siya? Polyurethane na kuan na epoxy, tapos may toner na blue. Okay. Toner na white and blue pinaghalo, so naging light blue. So technically, epoxy siya. Maganda sa... Hindi cement. Pwede ang mga paint dito. Kasi pang paint na natutuklap siya after 3 years. Nice. Kahit na gamitan mo siya ng epoxy na base na paint, matutuklap pa rin siya. Pa rin. I don't know sa current technology, yung sabi niya. May bagong detail. Labas, no? Pero mas better yung ginagamit sa swimming pool. Okay. I don't know. Kasi ito, fiberglass na talaga ito. So more or less fiberglass. Fiberglass.
lasts long talaga ba, no? Idol? Pero meron pa rin mga bukol-bukol. Pero maganda rin tingnan, eh, no? Parang natural ano lang, no? So more or less, filtration nandito sa ano, bisitahan natin. Tingnan natin mamaya sa taas. Tapos ito yung tank. And I think I remember na once you ano yung flush, the flush of the yung, bathroom, the CR. Yung aquarium po na ito ay integrated siya sa CR at saka integrated din siya sa fish pan. So the moment na kukuha ka ng tubig sa fish pan, automatically nag-a-add siya ng tubig na bato. So, okay. And then pag nagfo-flush ka ng CR, kukuha dito ng tubig sa main aquarium. Babawas yung tubig, bababa yung tubig, tapos magdagdag din uli. Automatic na yun. Automatic mag-water change. Meron siyang floater valve sa taas. Very nice. So, hindi manual yung ano. Pero yung CR, sir, okay yung baho ng water? Hindi baho isda? Actually, ito, okay lang. Kahit ipatest mo ito. Meron akong tester nito dati. Ang labas po nito is, ang pH niya is 7.5. Okay. So, hindi siya acidic. Okay. So pag inamoy mo yung tubig nito, wala ka talaga wow. ma-feel na amoy. Very nice. Kasi yung ano nito, yung competition na ang yung bacteria house is kahit na anong dumi ng isda, papasok siya mabaho, paglabas niya lahat na mga so, nitrate, ammonia, nitrate, kakainin na ng beneficial so bacteria. So working talaga ang filter. Yung bacteria sure. house. For how many years, sir? Wala na clean ng filter, so, no? So, yung filter natin, unlike sa maliliit na aquarium, iba, every other day, naglalaba ka ng... Minsan, oh, yung mga overhead filters. Filter, oh. So, ito, ang gamit nito is construction crushed gravel. So, bato lang talaga. Bato. Nice, nice. Bato, anet. Mura pa, no? Mura pa. So, sir, bisitahin natin yung filter, ha? Okay. Sige, let's go, guys!